Hello mga ka-farmers, magandang hapon po. So, update lang po tayo. Mula noong bininta po namin lahat ng aming patterners, gawa nang natakot po kami sa ASF. So, ito na po sila. Nag-load po kami ulit mga ka-farmers. So, dito sa kulungan na ito mga ka-farmers ay 24 heads po sila. So, ito po yung kauna-unahang load namin mula noong huminto po kami sa pag-aalaga dahil nga bininta po namin yung mga baboy namin gawa nang natakot po kami sa ASF. Lahat-lahat po mga ka-farmers ay bininta nga namin, so pati nga yung lechonin pa ay sinama na rin namin sa pagbenta. So wala na pong natira dito sa aming fattening area. Hanggang sa dumating sa point na nagbago po yung isip namin mga ka-farmers at nakapag-decision po kami na magsimula po ulit sa pag-aalaga ng baboy. Dahil nga kapag huminto po kami sa pag-aalaga mga ka-farmers ay mahirap po, so wala po kaming income dahil nga ito lang pong baboy yan ang inaasahan namin. At no choice na rin po kami mga ka-farmers dahil nga yung mga inahing baboy namin ay anak ng anak. At yung mga biit po ay walang bumibili dahil nga yung mga farmers ay takot pong mag-alaga ng baboy dahil nga sa sakit ng mga baboy ngayon. So ang ginawa na lang po namin mga ka-farmers ay kami na lang po yung nag-aalaga. So alanga naman po na itatapon po namin yung mga biit dahil walang bumibili. So lalaban na lang po tayo mga ka-farmers, ika nga habang may buhay may pag-asa. So ngayon naman dito sa kulungan na itong mga ka-farmers ay ang third batch na load po namin. So unti-unti na pong napupuno itong ating maliit na kulungan mga ka-farmers. So ngayon pupuntahan po natin yung isa pang kulungan mga ka-farmers na wala pa pong laman. Dahil yung mga biik na sunod na iloload po natin ay medyo maliliit pa, so ilalagay po muna natin yon sa nursery. At saka po natin ililipat dito sa bakante na kulungan kapag kaya na po nilang tiisin ang lamig ng simento mga ka-farmers. So nung nagbibintahan po ng baboy mga ka-farmers ay nagtira po kami ng isa, so ito po yun mga ka-farmers. Sinadya po namin itong itira upang gawing panghanda sa darating po na fiesta mga ka-farmers. At isa lang po ay sapat na dahil nga gipit po tayo sa budget mga ka-farmers. Balikan naman po natin itong ating unang load. So nakapag-desisyon po kami na kapag maglo-load po kami ulit ay dapat kumplituhan na po namin sa bakuna para hindi po madaling magkakasakit itong mga baboy po natin at hindi po madaling mahawaan sa kung anumang sakit mga ka-farmers. At syempre, prevention lamang po ito mga ka-farmers. So hindi pa rin po natin alam kung ano yung magiging kapalaran natin mga ka-farmers. So ito namang bakanting kulungan po natin ay bago po natin lagyan na ito ng bagong load or bagong mga biik ay i-disinfect muna natin. Dahil ganun po talaga mga ka-farmers, kapag meron po tayong bagong dating na baboy ay mag-disinfect muna tayo bago natin ipapasok dito sa ating fattening area. So ngayon naman po mga ka-farmers, alam ko naman po na meron din pong katulad sa amin na nagpapanik na bininta po lahat ng alagang baboy dahil nga po natakot sa ASF. So hindi po tayo dapat nawalan ng pag-asa at hindi tayo basta-basta susuko mga ka-farmers. Sana po ay na-inspired po kayo at ingat po kayo. Bye-bye!